isa ka ba sa nagkakaroon ng problema kung saan makakita ang tulo? Or isa ka rin ba sa namumblema na maraming mapuputing maliliit na nalalaglag sa damit mo? Well, kung isa ka sa mga yon, abangan mo ang susunod kong video dahil ito ang makakatulong sa'yo. Tara, panoorin natin! Sa my YouTube channel. So for today's video guys, napanood nyo sa aking intro kung paano ko in-explain ang mga bagay-bagay tungkol dito. And I'm really excited na i-share sa inyo ito dahil alam kong makakatulong to sa inyo guys. And marahil hindi lang lahat or hindi ko nila lahat ang meron nito, pero hindi talaga natin minsan naiiwasan. Sabi nga nila, minsan nakukuha daw natin ito sa paggamit ng mga iba't ibang uri ng shampoo, pero wala talaga tayong alam sa totoo lang or hindi talaga natin totally alam kung saan ba nanggagaling ang problema nito. And dahil dyan, gusto ko kayong tulungan guys kung paano nyo mawawala yung mga dandruff or mga mga balakubak nyo, also known as dandruff. So, wag na natin patagalin pa kasi marami na naman akong chinichika. Kaya, let's go! So, eto na nga yun, guys. Ang mga ingredients na gagamitin natin para sa pagtanggal ng mga dandruff natin ay nakikita nyo lang sa inyong kusina. And kung ano nga ba ito, ipapakita ko na sa inyo, guys. So, tadaay! Ayan! Ang ating apple cider vinegar. And ito yata yung original na brand ng ano? Ito yata yung original brand ng apple cider na medyo pricey siya. And mabibili nyo to sa mga supermarket. And meron din namang pangalawang uri ng apple cider vinegar na medyo mura-mura, nakakayang-kaya sa ating bulsa. Ang American Garden brand and vinegar apple cider. So, ito yung dalawang uri ng apple cider na meron ako sa aking bahay. But, ang gagamitin ko sa inyo guys ay etong original apple cider. O, diba, bongga? Kasi gusto ko talagang i-share to sa inyo and very helpful ito kasi meron akong ni-research tungkol dito and very effective pala ang apple cider na pangpatanggal ng mga dandruff or balakubak. So, paano ba ginagawa yung apple cider ingredient? So, paano ba natin gagawin yung very effective na DIY na pangpatanggal ng balakubak or dandruff? So, ang mga ingredients na gagamitin natin guys ay ang apple cider and water. So, nag-ready na talaga ako guys para mag-mix na lang tayo. And madali lang to i-mix guys, okay? Kumuha na rin kayo ng empty container na may spray para kapag kailangan nyo nang i-spray ito sa inyong mga anit, ay mabilis nyong ma-i-spray, hindi yung patak-patak, diba? So, eto, meron na akong empty container ng spray. And ngayon, ang gagawin natin, ayan, maglalagay tayo ng water dito sa empty container. Ayan guys, medyo minig pa, charot. So ayan, as you can see, meron ng water ang ating empty container spray. And ngayon, mag-a-add na ako nitong apple cider. I-mix ko muna guys, kasi medyo na-stuck ito. And very helpful talaga itong apple cider sa akin, di ba? Lately naman, napanood nyo kung paano kong ginagamit yung apple cider para mag-cleansing ng mga gallstone ko sa aking katawan. Ganun! Kapi pa more, di ba? So, eto na nga.
Ayan. Pag na-shake nyo na ng mabuti, guys, ayan, pwede na natin ilagay dito sa ating spray bottle. Actually, wala siyang measurement kung gaano karami yung ilalagay nyo as long as na ihalo nyo siya sa water, yung clean water sana, kung pwede lang. Ayan, ihalo nyo siya sa water and ayan, as you can see, meron na siya, diba? Tingnan nyo yung color ng water, nag-iba na siya kasi nakaluan na ng apple cider. And after that, shake, ganyan. Shake nyo lang, guys, para naman bonggang-bongga ang kalalabasan, o, diba? After nyo ma-shake yan, guys, ayan. Ayan, medyo nag-blend na yung water at saka yung apple cider. Medyo matagal-tagal nyo rin itong magagamit kasi hindi naman everyday kailangan ilagay nyo or isprayhan nyo yung ulo nyo. Pwedeng 2 times in a week nyo gagawin, lalong-lalo na dun sa mga maraming balakubak or maraming dandruff. And pwede nyo na itong i-spray, ayan. Actually, medyo maasim-asim kasi alam nyo naman ang apple cider ay talagang maasim. So, talagang tiis-tiis lang muna. Ayan. So, i-spray nyo na ito sa mga anit nyo dito kung saan yung maraming-maraming mga dandruff para mamatay agad ang mga dandruff, guys. Kasi alam naman natin na nagkukumpulan ang mga dandruff minsan, diba? Ayan. So, kapag na-spray na yan, so, i-spray ko lang sa sarili ko. Diba? Nagkanda-etche-etche na tayo dito. Ayan. So, kapag na-spray nyo na yung mga part na alam nyo may mga dandruff or kahit saang parte ng inyong buhok or ulo, ay carry boom-boom na yan, guys. And i-leave nyo lang ng, or ibabad nyo lang ng 20 to 30 minutes bago kayo maligo. Yes, 20 to 30 minutes bago kayo maligo sa kanin nyo banlawan ang binabad yung apple cider sa inyong ulo. And guys, magugulat kayo sa result kasi talaga namang mawawala ang dandruff nyo, diba? Hindi naman kasi natin alam kung ano talaga yung solusyon sa pagkawala ng mga dandruff kahit maligo tayo everyday. E talaga namang minsan talagang hindi natin tawag dito, hindi natin maiiwasan ang pagdating nila. At isa yan sa mga problema ng mga taong hindi mahilig maligo. Char! Hindi joke lang, guys. Basta bigla-bigla na lang talaga sigurong dumarating yung mga dandruff. At nakakahiya, diba? Lalong-lalo na kapag naka-black shirt ka. And panay ka ganyan. Eh, ang dami-daming nalalaglag sa black shirt mo. So, yung katabi mo, mapapailing-iling na lang sa mga dandruff na nakapaligid sa katawan mo. Di pa? So, ano nga ba ang solusyon dun? Hindi gumawa ka na nitong apple cider water at i-spray mo na sa ulo mo para tanggal balakubak at di ka na ulit mamumblema, di ba? Mas masarap gumawa ng DIY kasi alam nyo sa sarili nyo na yung ginagamit nyong ingredients ay organic at walang halong chemical. O, diba? Bukod doon, kung ayaw nyo gumawa nito, aba, iligo nyo na lang yung apple cider sa ulo nyo para talagang tanggal lahat ng balakubak nyo. Hindi joke lang, guys. Yun lang talaga ang tamang gawin natin para tuluyang mawala ang mga balakubak or dandruff sa ulo natin. So, sana nakatulong ako sa inyo kasi talaga namang very helpful itong DIY natin for today at hindi siya hassle gawin. Kasi very easy lang siya. Napanood nyo naman kung paano ko pinaghalo ang water at apple cider, di ba? Napakasimple lang. At the same time, meron ka ng good for 1 month na anti-dandruff. O, diba? May sarili ka pang version ng pangalan, anti-dandruff water kineme. Charot! Anti-dandruff spray! O, di ba, bongga? So, sana lang natulungan ko kayo sa part na yun, guys. At sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. Pagpasensya nyo na kung puro kalokohan minsan ang pinagsasabi ko dahil eto po talaga ang paraan ko para mapasaya kayo.
So yun naman guys, sana nag-enjoy kayo at sana naman i-hit niyo yung notification bell at i-subscribe niyo na yan para lagi kayong update sa mga i-upload kong video. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos. Bye for now guys. Keep safe everyone. God bless you all. Bye-bye! Hi guys, ako ay nagbabalik kasi naman itong pamangkin ko bigla akong tinawag at ang sabi niya sa akin ay ilagay ko daw yung ginawa kong DIY spray anti-dandruff at ayan, dahil talagang lagi siyang namumblema sa dami ng mga dandruff or balakubak sa buhok niya. And dahil gusto niya itong mawala, so nilagyan ko na rin. Pagpasensyahan niyo na ang aking mga daliri or kamay dyan na medyo may mga scars kasi mahirap lang tayo guys. Ganun talaga kapag sobrang sipag ng tao. Charot! Sana nag-enjoy kayo sa aking video guys. Huwag niyo kalimutang i-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga darating ko pang videos. Bye for now!